Hi mga besh! Kamusta po kayo? Welcome back sa akin channel. In today's video, pag-uusapan po natin yung iba't ibang plant care tips na pwedeng makasama sa inyong halaman. Or worse, baka ito pa yung maging dahilan ng pagkamatay nila. Na po sa ating listahan yung maling paglalagay po ng yelo sa ating mga halaman. Yung sa ibabaw po ng lupa, huwag na huwag nyo pong gagawin yun ha. Alam ko magsa-summer na ayaw natin ma-stress po yung ating mga halaman. Pero itong yelo po pwede pong maka-apekto dun sa ating mga halaman. Lalo na dun sa ugat, maaari pong ma-shock yun at unti-unti pong mamatay. At napanood ko rin dun sa ibang video na merong gumagawa ng fertilizer na ginagawang ice cubes. Yung pinagbabara ng balat ng bawang at sibuyas. Tapos, ang gagawin nila, i-freeze nila yon. Tapos, then every week, lalagay nila sa mga pot yon. Ang problema, okay naman po yung ginagawang ibababad yung bawang at sibuyas as a fertilizer. Pero ang very wrong po doon, yung gagawin yung yelo kasi masyashock po yung ugat ng halaman nyo. Pansinin nyo po doon sa ibang bansa. Di ba pag winter, pinapasok po nila yung mga halaman nila sa loob ng bahay nila para po ma-save. Kasi syempre may changes ng weather yun eh. At lalong-lalo na yung mga halaman na binili natin sa malamig na lugar like sa Baguio, Tagaytay. Akala natin okay din yung pagdidilig ng malamig na tubig sa halaman natin. Mali din po yun. So iwas-iwasan po natin gawin yun. Mas maganda po yung mga ice cubes, lagay na lang po natin sa ating mga sa malamig, ano, yung mga soft drinks, mga juices, yung mga yung wag lang po sa ating mga halaman. Next po yung paggamit ng leaf shine spray or in Tagalog, yung mga pampakintab ng dahon. Sino naman kasi ang ayaw na makintab na dahon, di ba? Wala naman po. Gusto natin kasi mukhang malinis yung ating mga halaman kasi mukhang fresh, mukhang neat, saka ang ganda mo ka, parang ano siya, tingnan, parang siyang plastic. Minsan kala mo plastic, pero totoo sa sobrang kintab ng mga dahon ng mga halaman natin. Pero isipin natin mga besh, yung mga halaman natin, they breathe through their leaves. At once na nag-apply tayo ng mga pampakintab, may tendency mag-clog yung stomata ng ating mga halaman. Lalo na yung paggamit natin na may mga oil or worse yung iba, merong mga parang wax, formulated ng wax. So, ingat-ingat po tayo sa paggamit po nito. May nakikita nga ako sa mga video, minsan naglalagay sila ng olive oil, yung iba naman po, mayonnaise. So, ito may tendency, pwedeng ikamatay ng halaman nyo, unti-unti, mag-burn yung dahon niya, or worse din, maka-attract din pa siya ng peste. Mas maganda po gumamit tayo ng mga pang-leaf shine spray, yung talagang intended na panghalaman po talaga, hindi yung nakikita natin po sa kusina. Actually, ngayong kamay nga natin, yung body natin, may oil yan. Kaya, ingat din tayo sa paghawak ng mga dahon ng halaman natin, lalo na kung pawisin kayo. Pansinin nyo po yung mga succulent. Di ba may mga farina yun, yung mga puting nakikita nyo, akala nyo dumi. Minsan, hinahawakan, pinupunasan nyo, protection po pala ng halaman yun. Once na nahawakan natin yun, nagiiwan tayo ng marka yun kasi may oil po yung kamay natin. Kaya maging maingat din po tayo sa paghawak ng ating mga halaman. Mas maganda, lalo na yung mga variegated, iwas kasi sensitive po yung mga dahon nun. Kung pawisin kayo, yan, pasmado, mas maganda mag-gloves na rin kayo pag maglilinis din po kayo ng dahon ng mga halaman nyo. Kung gusto nyo po maging makintab yung dahon ng halaman nyo, pwede naman kayong gumamit ng yung malinis na basahan, yun yung ginagawa ko since maliit ako, yun ang tinuturo ng nanay ko dun sa mga halaman namin, or indoor plant namin, mga San Francisco pa noon. Pinupunasan namin isa-isa yung dahon ng halaman ng ano lang, babasain lang ng tubig, yun na po, maaalis naman yun eh. At least, yung natural shine talaga ng halaman, hindi nyo na kailangan maglagay pa ng mga pampakintab na yan. Our next, yung growing epiphytes in soil. So, karamihan po na nabibili nating halaman, syempre, kung ano yung nakalagay dun sa original pot niya sa mga garden shop, akala natin okay na yon. For example, yung fern na bili natin, may lupa. So, pag tinransfer natin dito sa bahay natin, once na nabili natin, papalitan natin ng soil, soil pa rin. Pero ang mali po pala nun, may mga fern po kasi na talagang ang natural habitat nila, yung nakakling po dun sa mga
puno, yan, yung makikita natin, yan po yung tinatawag na mga epiphytes, no? Like yung mga hoyas. Kasi iba nakikita natin, pag once na okay sila sa lupa, napalago naman nung ni-seller, yun na yung gagawin natin doon sa pag-adapt natin doon sa ating mga halaman. Yun pala, dapat po nga po pala, alamin natin kung anong klaseng fern, anong klaseng halaman, bago natin po, bago natin palitan yung soil nila, kung tama ba yung nabilan natin na halaman doon kay seller, ay nakalagay talaga ba sa lupa, mas maganda po mag-research tayo para at least alam natin kung okay ba sila o hindi doon sa potting mix na yon. So, ito po kasi mga epiphytes na to sa mga hindi rin po or newbie. Yan. Recently ko lang din po nalaman na epiphytes din po pala yung mga, ano ba, yung mga moss. Yung orchids, okay na po yan. Talagang epiphytes po yan. Kaya lang meron po kasing ground orchids na pwedeng itanim sa lupa. Pero kadalasan po itong mga orchids, uling lang at kokohas, hoyas, ano pa, yung mga bromeliads, fern. Yan yung fern kasi may nakita rin din po ako dati na sa soil. Ayun pala, dapat more on. Mas maganda yung mga kokohas, ano yung mga coco fiber, yan, mga yan. Mas maganda doon natin sila papalakihin or alagaan sa magandang potting mix na mga ganun po, yung mga mixture ng mga kokohas. Mga epiphytes, they don't develop large underground root structure. Nagtitake in po sila ng mga nutrients nila from their leaves and roots na tumutubo above the ground. Our next po na wag niyong gagawin yung pag-i-spray ng alcohol or yung pag-rub ng alcohol sa inyong mga halaman. Ito ina-advise ng iba lalo na sa pagkaroon ng mga peste, yan, yung mga like mealybugs or fungus gnats. At isa na rin po ako sa guilty dyan kasi ginawa ko yan before, ilang beses na. Actually, yung rubbing alcohol, hindi naman po ito nakakamatay ng inyong halaman. Pero it can add more stress dun sa naghihingalong yung halaman, yung struggling plants nyo. Pwede niya po itong ikamatay kasi nga, mai-stress po lalo yung halaman nyo. And pansinin nyo rin po dun sa mga shampoo, yung mga skincare natin, di ba, ina-avoid natin yung mga alcohol content. Ngayon, binabasa natin mabuti kung may alcohol ba. Ingredients yung mga ginagamit natin. Kasi nga po, itong alcohol, nakakadry po ng skin natin at it can cause irritation. Pansinin nyo na lang din po sa halaman na ito, it can add more irritation din po sa kanila. Ganun po yung pag-arrange po o paglalagay po ng mga succulents sa terrarium. Yan po yung iwasan nyo. Dahil ito po mga succulents, ayaw po nila ng moist. So, isipin nyo na lang, ilalagyan nyo ng takip yung terrarium na yon. So, may tendency mabulok yung ugat at tiring malagas yung mga dahon po ng inyong mga succulents. Kasi ito pong mga succulents na to, they are adapted to grow in a dry condition. Always think po yung kanilang natural habitat bago po natin gawin ang isang bagay. Better po, ilagay natin sila or i-arrange natin sila sa isang dish, like a succulent dish, para po maging kaaya-aya, magandang tignan po kung gusto natin sila pan-display sa bahay natin. Panoorin niyo po itong succulent cravings at marami kayong matututunan kung paano i-arrange yung mga succulent nyo sa isang dish garden or sa succulent dish. Sa limang nabanggit ko mga besh, anin po dito yung wrong practice na until now ginagawa nyo at still gagawin nyo pa rin? Share nyo naman po sa comment section. I hope nagustuhan nyo itong video na to at sana po may natutunan kayo. Don't forget to like and share this video sa mga bagong plantito at plantita dyan at sa mga family and friends nyo. Until next time mga besh, bye! And stay safe and happy!